nagbibigay din ng malaking sakripisyo para matugunan at matulungan ang mga taong apektado. Mga kapatid, ipinalangin natin sila, hindi biro ang kanilang mga sakripisyo. Kaya sa kabila ng ganitong mga bagay na alam natin na lubhang kahirap, na lubhang nananalasa, hindi lamang sa buhay ng mga tao, kundi sa kabuhayan ng mga tao, ang dami ng apektado, hindi po nakakatuwa ang mga ganitong bagay. Pero alam ko, kahit na ganito ang sitwasyon, kahit na ganito ang mga bagay na nangyayari, may mga positibo pa rin mga bagay na pwedeng gamitin ang ating Diyos. Pagtitingnan po natin ang COVID-19 na ito, ang maraming nagsasabi, ito daw po ay isang wake-up call ng Diyos para sa atin. Ito'y isang thunderclap, ito'y isang alarm, isang hudyat na sabihin sa mga tao na gumising ka. Sabihin sa mga tao na magbalik loob tayo sa Diyos. At ang nakakatuwa po mga kapatid, sa kabila ng ating trahedyang nararanasan ngayon, pansinin ninyo, ang mga churches sa ating kapanahunan, natutong mag-response ng tama sa tawag ng Diyos. Nung mangyari ang mga ganitong bagay, bagamat pinatigil ang lahat ng pagtitipon para sumamba sa Diyos, ang mga tao sa ganitong kapanahunan ay lumuhod, natutong manalangin, natutong ubusin ang oras, gugulin ang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang mga maraming mga bagay, maraming mga tao at maraming mga churchgoers at mananampalataya ni Kristo ang patuloy na nag-alab ang kanilang damdamin at nagnanais na sumunod sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, sa kapanahon ng ito, na kahit ng mga nakaraang araw, ang dami-dami kong mga messages na natatanggap. Natatanggap sa iba't ibang mga kaibigan, sa mga kakilala at ang sinasabi sa akin, na hindi ko man natatanggap ang kanilang mga messages before at ang sabi nila sa akin ngayon, sabi, Pastor, ipanalangin mo kami. Kami ay infected ng COVID-19. Ipanalangin ninyo kami. Tumatawag sila, humahanap sila ng mga lingkod ng Diyos dahil alam nila na ang Diyos lamang ang tanging may magagawa sa ating kapanahunan. Ang Diyos lamang, Christ is the only answer, the only cure sa ganitong kapanahunan na ating hinaharap. Kaya mga kapatid, ang pagbabalik loob ng tao sa Diyos ay hinahayaan ng Diyos ang mga bagay nito. Nasa kapahintulutan ng Diyos na mangyari ang ganitong mga bagay, bagamat hindi siya ang nag-cause nito, pinahintulutan ng Diyos dahil alam ng Diyos merong kapakanibangan sa ating mga mananampalataya ang sa ganitong mga nangyayari at ating kinakaharap. Mga kapatid, ang panawagan ng Diyos sa tingin ko is God is alarming His people. Na sa mga huling araw, mga kapatid, kailangang dito na natin ayusin ang ating mga buhay. Kailangan habang tayo nag-iintay sa blessed hope, dapat tayong lahat ay excited. Alam ko, excited tayong lahat. Walang ibang magandang bagay na atin dapat kapanabikan kung hindi ang pagdating ng Panginoong Hesukristo para ang kanyang iglesia, the church of Christ, the bride of Christ, susunduin tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang isang magandang tanong na dapat nating ilagay sa ating mga puso at isipan, ano ba dapat ang tamang katatayuan ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya sa oras pong ito mga kapatid, ako po'y nagagalak at may kasabikan sa puso na ibahagi sa inyo ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay pinamagatan nating spiritual narcolepsy. Yan. Marami sa inyo magtatanong at sabi, parang bago ang salitang ito. Bago ang salitang ito sa aking pandinig. At gayon din naman ay hayaan po ninyong ipaliwanag ko sa inyo sa abot ng aking makakaya ang ibig sabihin nitong narcolepsy. Ang narcolepsy mga kapatid ay isang sakit.
sabi po ng medical science, ito daw po ay isang sleep disorder na kung saan ay antukin ang mga tao na dumaranas ng ganitong uri ng sakit. Yung tipong kagigising lamang nila ay antok na sila. Ito yung mga tao na kung saan ay kahit katanghali ang tapat ay dinadalaw ng antok. Yung tipo na kung saan ay kahit ayaw nilang matulog, inaantok sila. Ito po ang sakit na kung saan ay hindi nakakatuwa. Dahil isipin mo na lamang, kung kausap mo ang isang tao at siya ay nakatingin sa iyo, mamaya-maya siya pala'y tulog na, ay hindi napakagandang bagay ito para sa kanya. Mga kapatid, ito ang tinatawag natin na physical narcolepsy, na kung saan ay hindi normal na pagdalaw ng pag-antok sa ating buhay. Ganun pa man, lagi po pag may physical na karamdaman, meron din po tayong dinadanas na spiritual narcolepsy. Ito naman ay yung kalalagayan natin spiritually na kahit ano ang sabihin, kahit ano ang panawagan ng Diyos, kahit ano ang utos ng Diyos ay ating natatanggap. Kaya nga lamang wala tayong karapatan na gawin at sundin ang kautusan ng Diyos dahil tayo ay parang walang kalakasan. Ang tawag ko diyan ay spiritual narcolepsy, na kung saan lagi tayong antukin. Naririnig natin ang salita ng Diyos. Tayo ay laging nasa church. Lagi tayong kasama sa worship service. Lagi tayo nakakarinig ng mga salita ng Diyos sa bawat pagtitipon. Naririnig natin ang sabi natin, ang ganda ng mensahe. Ang ganda ng mensahe. Pero hindi ito malayang makakilos sa ating buhay. Dahil wala tayong kakayanan. Dahil naaalipin tayo at napaghaharian tayo ng spiritual narcolepsy. Ito yung tipo na, alam ko nakaranas na kayo ng ganito eh. Marami sa atin na nakakaranas ng ganitong klase ng kalalagayan. Ang hirap-hirap pong kausapin ng mga taong tulog. Yung tipo, lalo na yung ating mga asawang babae, ayan, ang ating mga asawang babae, pag siya po ay nasa sa bahay, lagi pong paborito nilang utusan ay ang kanilang asawang lalaki. Yan. At itong mga babae na ating mga asawa, ay lagi nasabihin niya na, "Oy, bes, tingnan mo nga yung aking nilalabhan sa washing machine." Hanggat ang sasagot naman diyan ay, "Ha? Ha? Bakit ang sagot lagi, ha?" Narinig ang utos, pero hindi alam kung paano magre-respond sa utos. Diba? Ito po ang tinatawag natin na ang hirap kausapin ng taong natutulog. At lalong mahirap kausapin ang taong bagong gising. May kasabihan nga po kami sa Batangas, magbiro ka na sa laseng, huwag lamang sa bagong gising. Kasi mga kapatid, ang kalalagayan ng mga taong natutulog, ito ay isang blessing. Ang pagtulog ay isang blessing na kung saan nagkakaroon tayo ng kapahingahan sa pagod na katawan, it is a blessing. Pag tayo pagod, ay kailangan tayong matulog at magpahinga. Pag tayo po'y tulog, mga kapatid, nare-reduce po ang activity ng ating brain para tayo mag-relax. Nare-reduce ang lahat ng mga activities ng ating mga katawan to send our body into a position that we can relax in a maximum way of relaxation. Kaya mga kapatid, pag ginising mong bigla ang isang tao, ay yan ay hindi patuga ang kanyang kaisipan. Kaya pag sabi, ang sasagot agad sa iyo niya ni, "Ano ga? Ganong marami ka nang manasabi. Ano ga?" May mga Kristiyano rin pong ganan. May isa spiritual na kalalagayan, mga kapatid, ng spiritual narcolepsy. May mga iniutos na ang Diyos, pero ang kanyang mga utos ay hindi natin nasusunod. May mga sinasabi ang Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Pero alam natin ang sinasabi, pero hindi natin ito ginagawa. Diba? Napakaraming mga bagay dahil mga kapatid, aminin natin at sa hindi.
sa ating kapanahunan. Bagamat sa ating kapanahunan ay may mga anak ng Diyos na talagang masisigasig maglingkod, may masisigasig paglingkuran ang Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, may mga lingkod na ganaan, may mga anak ng Diyos na talagang masigasig. At hindi rin po natin pwedeng itanggi na meron din pong mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos pero pumapasok lamang sa kanilang tenga ngunit hindi ginagawa ang kaukulang aksyon para sa mga salita ng Diyos. At ang tawag diyan ng Biblia ay ang tinatawag na mga Kristiyanong tulog. Kaya mga kapatid, ang spiritual narcolepsy na ating pong pag-aaralan ngayon, ang ating pong verse sa Biblia ay masusumpungan po natin sa aklat po ng Revelation chapter 3 verse 1 to 3. At hayaan po ninyong basahin ko ito. Revelation chapter 3 verse 1 to 3. To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds seven spirit of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Verse 2. Wake up, strengthen what remains and about to die, for I have found your deed unfinished in the sight of my God. Verse 3. Remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. Pag nanatili kang tulog, hindi mo mamamalayan kahit ang oras na ako ay dumating na. Isang masakit na karanasan na pag tayo'y nag-iintay at tayo'y nalampasan ang ating iniintay ay sobrang disappointment ang ating mararanasan. My dear brothers and sisters, praise the Lord in His Word. Praise God sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. At tayo po'y manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na kung saan kami, O Lord God, ay naririto ngayon at na may bukas na kaisipan, bukas na puso na tanggapin ang iyong mga salita, na hindi lamang kami ay matuto, kundi ang hangarin po ng aming mga puso ay matransform kami sang-ayon sa nais mong maging kami. Panginoon, makapangyarihan sa lahat by the power of the Holy Spirit and by the name of the Lord Jesus Christ. Lord, bigyan po ninyo nawa kami ng pusong natuturian. Bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng espiritual na gising, O Lord God, na tanggapin ang iyong mga salita at minsan pa'y i-align ang aming mga buhay sang-ayon sa iyong kalooban. At datngan mo kami, Panginoon, na nag-iintay sa iyo na ikaw nga, Panginoon, ay isang ayon din sa iyong expectation ang dadatngan mo sa amin bilang iyong iglesia. Lord God, gamitin mo ang katuruang ito. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord God. Nang kayon, Panginoon, ay kami ma-align ng aming mga buhay at datngan mo ang iyong mga lingkod na nag-iintay ng walang bahid, dungis at purong-puro ng may kabanalan sa paghuhugas ng iyong mga salita sa aming pong mga buhay. Marami pong salamat, Ama. Ikaw lamang ang matataas. Ikaw lamang mapaparangalan habang kami, Panginoon, ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng iyong salita. Ama, sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa amin ang katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pagsama ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Mga kapatid, tayo pong lahat sa panahong ito, ginagamit ng Diyos ang COVID-19 para muling gisingin ang ating mga buhay,
para tayo'y nag-iintay at nag-aabang sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Madadatnan tayo na tayo ay malinis ang ating mga puso. Lumalakad tayo sa kabanalan. Katulad po ng ating binasa sa aklat ng Revelation, ito po'y sulat ng anghel ng Diyos sa Iglesia ng Sardis. Mapapansin natin mga kapatid, merong pong pitong iglesia na nasulat sa Revelation. At kung pag-aaralan natin ito, malalaman natin na itong mga iglesyang ito, mga churches na ito, ay nag-exist in different time, in different period of time. Yung Ephesus, Church of Ephesus mga kapatid, nagsimula yan sa 33 AD to 100 AD. Pag sumunod diyan ay ang sunod na church na Smyrna from 100 AD and so on. Sumunod diyan ay ang Pergamon, Pergamos church from a different time frame. Pagkatapos sumunod pa ang Sardis, sumunod diyan ang Philadelphia, sumunod diyan ang Laodicea. The Laodicean church mga kapatid, ito po ang tumutukoy sa from 1800 AD up to the present. Ito po ang mga tinutukoy na church ng Panginoon. Meaning mga kapatid, ang ating church sa kapanahunan ay sumasalamin sa Laodicean church. Yan. From 1800 AD up to present, ito po ang kumakatawan. Kaya pansinin mo mga kapatid, pansinin nyo mga anak ng Diyos, dapat makita sa atin ng Diyos ang church na kanyang papakasalan. Na ang katangian ng church na ito ay sangayon sa kanyang ini-expect sa atin. Kung aaralin mo mga kapatid ang mga churches given in the Revelation chapter 2 to 3, makikita natin doon na maliban sa Church of Philadelphia, lahat ng mga churches ay meron na puna o merong mga negative na report at sinasabi ang Diyos maliban lamang sa Philadelphia church. Mga kapatid, ang church na Philadelphia walang binanggit ang Diyos na kapintasan. Lahat ay pawang magaganda na ginawa sangayon sa ginagawa ng Church of Philadelphia. Kung ako po, mga kapatid, ang tatanungin, base sa ating pinag-aaralan, I believe na ang gustong makita ng church bago dumating, ang makita ng Diyos bago dumating siya ay ang katangian ng Church of Philadelphia, hindi ang church ng Laodicean church. Ano po ba ang sinasabi sa Laodicean church, mga kapatid? Ang sabi dito sa Laodicean church, gusto ko pong makita natin at ikumpara po natin ang ating kapanahunan kung tayo ba ay kapareho ng Philadelphia church o kapareho tayo ng Laodicean church o kapareho tayo ng Sardis church na kung saan natagpuan ng Panginoong Hesus ang church in Sardis na natutulog, na parang mga patay, pero hindi pa sila totaling patay, may pag-asa pa silang magbago. Kaya nga ang sabi ng Diyos doon, remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. Tinatawag ng Diyos na meron pang pagkakataon para magbago, dahil ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoong Hesukristo na datngan ang JA1 Church, UAE, and lahat ng mga churches all over the world na natutulog. Kaya ang mensaheng ito mga kapatid, spiritual narcolepsy ay isang katuruan na kailangan sa ating kapanahunan, na kailangan tayo'y nag-iintay ng gising. Mga kapatid, basahin ko po sa inyo ang sinasabi ng Panginoon sa Church of Laodicea. The Church of Laodicea sa Revelation chapter 3, sa Revelation chapter 3 verse 15 to 20. Ang sabi, I know your deeds. You are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold,
I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need thing. But you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. Mga kapatid, kung ang Laodicean Church ay ang kumakatauan sa church ng ating kapanahunan, sinabi ng Diyos sa Revelation, sinabi ng Diyos na ang Laodicean Church ay lukewarm church, maligamgam. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sa church, sa iglesyang maligamgam, hindi ka mainit at hindi ka malamig, isusuka kita. Mga kapatid, tanong ko po sa inyo, ninanais po ba ninyo na datngan tayo ng Panginoong Hesukristo sa akto na kung saan aabutan tayo ng maligamgam? Abutan tayo ng Panginoong Hesus na naturingang Kristiyano pero natutulog. Natutulog tayo sa kaaliwan ng mundong ito. Mga kapatid, sabi ng Biblia, habang tayo naghihintay, habang tayo nag-iintay sa Panginoong Hesukristo, dapat tayo'y manatiling gising. Naalala ko tuloy ang Panginoong Hesukristo. Nung siya'y bago, nung oras na bago siya ay dakpin, kasama niya ang kanyang malapit sa kanyang disipulo na tatlo, si Peter, James, and John. At ang sabi sa kanya, samahan ninyo ako sa hardin at ako'y mananalangin. Dito muna kayo at ako'y habang mananalangin. Habang nananalangin ang Panginoong Hesukristo, sabi sa kanila, manalangin kayo. Samahan niyo ako sa panalangin. Pero pagbalik ng Panginoong Hesukristo, natagpuan niya si Peter, si James, at si John, natutulog. Kaya't ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo ba'y talagang hindi makapagtiis sa maikling sandali lamang ng pananalangin, ng magpuyat, magbantay, at manalangin? Kailangan ninyo yan para hindi kayo madaig ng tukso. Manalangin tayo. At isa pang beses at napagkakataon, sabi niya, manalangin kayo at magbantay. Muli na naman nagpunta ang Panginoong Hesus sa pananalangin. At pagbalik niya, dinat nga na naman niya si Peter, James, and John. Tulog na naman. Ang sabi, ha? Ano ga? Ay, sige po, mananalangin na po uli kami. Mga kapatid, sa tatlong beses na dumating ang Panginoong Hesukristo, dinat nga niya ang kanyang mga apostol na natutulog at hindi nananalangin. Sabi ng Panginoong Hesukristo, huli na ang lahat. The time has come na dadakpin na ako. Tulog pa rin ba kayo? Mga kapatid, ang mensaheng ito ng Diyos, huwag nawa tayong datngan ng Panginoong Hesukristo na natutulog at naaaliw sa lahat ng iniaalok ng mundong ito. Remember, ang Panginoong Hesukristo ay sinasabi sa atin manatiling gising at nag-iintay with excitement sa our blessed hope, ang pagdating muli ng Panginoong Hesukristo. Pero ako po'y naniniwala, ang kaaway ng Panginoong Hesukristo na nakawin lahat ng ating atensyon na nakapokus sa Panginoong Hesukristo at idadivert kung saan ang mga tao, even ang mga Kristiyano, ay maaaliw sa iniaalok ng mundong ito. Kaya may pagkakataon na ang mga Kristiyano, na ang mga iglesia ng Diyos ay sobrang kaaliwan sa iniaalok ng mundong ito. Nakatulog na sila. Hindi na sila nakatuon sa kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Pero mga kapatid, ako po'y natutuwa. Dahil sa JA1 UAE, simula nang dumating ang COVID-19 na ito, iminulat na ng Diyos. May tamang response tayo, mga kapatid. At ang unang tugon natin sa COVID-19 ay sinabi sa atin at ng conviction of the Holy Spirit, manalangin kayo. Kaya mga kapatid, sa bawat araw mula noong dumating sa kalagitnaan ng March ang COVID-19 sa lugaring ito, mga kapatid,
nananalangin ang bawat anak ng Diyos. Meron din nananalangin araw-araw, kada ikapito ng gabi, may nananalangin, may nangangaral ng salita ng Diyos. Pansinin ninyo, tumugon ang JA1 UAE sa panawagan ng Diyos na manalangin. At ang isa pa diyan, mga kapatid, nalunsad ang 24 hours non-stop prayer. Chain prayer na kung saan sa bawat kalahating oras sa loob ng isang araw may nananalangin, may lumuluhod at nananalangin sa Diyos na mangyari ang kanyang kalooban. Hindi pa po ito nangyayari before. Nangyayari lamang ito dahil sa COVID-19. And I believe the COVID-19 is the wake-up call from our Lord, from our Lord Jesus Christ. Ito'y isang panggising sa atin ng Diyos. Mga kapatid, may mga klase ng pagtulog na kinakailangan ng alarm clock. Meron tayong ginagamit natin ng mga alarm clock sa abang tayo natutulog. At pag ini-alarm mo ang iyong alarm clock sa cellphone, meron po diyang isang option at isang button na pwede mong pindutin, snooze. Ibig sabihin, wait. Kaya nakakatulog pa ulit tayo. Sa oras na ito, mga kapatid, ang alarm ng Diyos ay COVID-19. Huwag mo nang pipindutin ang snooze button. Kung hindi, gumising na tayo at sundin ang ipinapagawa ng Diyos. We have no time to wait. We cannot afford to waste the time dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So mga kapatid, sa oras na ito, dapat meron tayong gising na kaisipan, naghihintay, ang ating puso ay puno ng excitement, knowing and believing na mas matindi ang inihanda ng Lord sa kanyang kaharian sa langit. At pag natapos yun, tayong mga narito'y kanyang susunduin. Ito ang blessed hope natin. Kaya mga kapatid, nasabihin naman natin, Aba Rev! Rev. Joemer, kami naman ay hindi natutulog. Sa katunayan nga, kami as a church ay patuloy nagising at nananalangin. Kami ay napaka masunuring mga anak ng Diyos. Mga kapatid, maganda kung gayon. Pero ang panawagan ng salita ng Diyos, huwag nawa tayo matulad sa Laodicean Church na propesiya, na hula, na sa mga huling panahon, the churches of the Lord Jesus Christ will be likened sa church na ito, the Laodicean Church. Hindi po ilalagay ng Panginoong Jesus sa Biblia ang Laodicean Church, ang sulat sa Laodicean Church, kung walang mensahe ang Diyos sa church sa ating kapanahonan. Hayaan po nating pag-aralan natin ng konti. Kailangan po sa ating kapanahunan, huwag po tayong patulog-tulog. Huwag tayong patumpik-tumpik. Huwag tayong mga, parang mga tulog manok. Huwag tayong mga Kristiyanong masa. Masandal tulog. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang isa sa mahirap na trabaho ng isang pastor at na naghahayag ng kanyang salita ay ang magturo sa mga Kristiyanong tulog. Yung napapa-amen kahit hindi ka-amen-amen. Yung napapalakpak kahit hindi ka pala-palakpak. May mga Kristiyano pong ganun na nakakatulog. Ay kasarap naman pong matulog lalo na pag may nagpe-preach. Diba? Mga kapatid, it is the human tendency. At tinutulungan na rin ng kaaway para ikaw ay handugan ng isang mapayapang pagtulog kahit sa kalagitnaan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit sa kalagitnaan ng pananalangin. Alam ko po, ang pananalangin, marami din po sa atin ang katulad ni Peter, James, and John, na pag tayo nananalangin, tayo'y nakakatulog. Yan. Kaya pag tayo nagsimula ng hapon, nananalangin, bago matulog, ang sunod na nating amen, pagkagising na, ang haba-haba ng ating panalangin. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong matulog habang nananalangin, di ba? Magpuyat kayo at magbantay. Mga kapatid, alam ninyo, the JA1 charts, ang mabuting balita, JA1 UAE, our calling in this place. Sabi ng Diyos, the first activity na ginawa natin, nung kauna-unahan pa, nagkaroon tayo ng
ng boot camp na ang tawag natin ay, ang team natin ay, and my house shall be called the house of prayer. Diba? House of prayer. Paanong magiging house of prayer ang JA1 Church UAE kung tayo'y laging tulog? Pero purihin ang Diyos. In the midst of COVID-19, naibalik ng Diyos tayo sa ating track na kung saan ay tayo continuous nananalangin. And I believe, my dear brothers and sisters, patuloy lamang tayo sa pananalangin dahil ito ang gusto ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na ang kanyang church, na ang kanyang house shall be called the house of preaching, shall be called the house of worship. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ito ang gusto niya. And the house of the Father shall be called the house of prayer. My dear brothers and sisters, habang tayo kasama sa 24-hour chains prayer, prayer mga kapatid, ang ibig sabihin lang ng mga kapatid, gising ka na nag-iintay at tumutugon sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Diyos sa nangyari sa ating mga buhay. Palakpakan natin dahil tayo ay tumutugon sa panawagan ng Diyos. May puntos na po tayong isa kung susulatan ng Panginoong Hesus ang JA1 chart. Sasabihin siguro ng Panginoon, mga anak ko, tumugon ka sa panawagan kong tawagin ang tunay na iglesia ng Diyos, the house of prayer. Glory to the living God. Kaya mga kapatid, kung hindi ka nananalangin sa gitna ng COVID-19 na ito, lugi ka. Lugi ka ngayon kapatid. Huwag mong aksayahin ang iyong mga oras sa mga bagay na hindi ka pakipakinabang. Huwag mong aksayahin ang iyong mga oras sa mga bagay na hindi magdudulot sa iyo ng espiritual na kapakinabangan, na hindi maglalapit sa iyo sa iyong Panginoong Diyos. Huwag mong pag-ukulan ng pansin ang umaagaw ng iyong oras papalayo sa Panginoong Hesus. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ito ang pinanawagan sa atin ng Diyos. I-focus natin ang ating pananaw, ang ating paningin sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, let me ask you something. Makaka-focus ka ba sa Panginoong Hesus if you are spiritually sleeping, if you are in the state of narcoleptic situation na kung saan kahit anong marinig mong salita ng Diyos, hindi ka nagkakaroon ng response? Mga kapatid, sa church natin sa kapanahunan, the Lord Jesus Christ is telling, gumising ka. Dahil pag hindi ka gumising, pag hindi ka nagising sa alarm clock ng COVID-19, pag hindi mo ginawa ang dapat mong gawin at hindi ka gumising, darating ako na hindi mo mamamalayan. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, mula sa Laodicean Church, let's have a U-turn going to the Church of Philadelphia, na kung saan sumusunod ang Church of Philadelphia sa lahat ng iniuutos ng Diyos. My dear brother and sister, stay awake for the glory of God. Stay awake. Dahil ang kahinaan ng Laodicean Church ay ito. Let me read you. The Laodicean Church is a group that should be avoided by the Christian today. Kailangan pong huwag nating tularan ang Laodicean Church. Bakit? Dahil sila ay danger, nanganganib sila na isuka ng Panginoong Hesus. Kaya kung tayo ay kabilang o meron man tayo nakahalintulad ng ginagawa ng Laodicean Church, mag-isip-isip tayo, gumising tayo. Dahil sabihin mo sa iyong katabi, kung ikaw ay katulad ng Laodicean Church, isusuka ka ng Diyos. Sabihin mo sa kapatid mo, isusuka ka ng Lord. Yan, isusuka ka. Kaya mga kapatid, huwag nating gayanin ang ginawa ng Laodicean Church, na sila'y naging maligamgam sa kanilang paglilingkod, naging maligamgam sa kanilang pagpupuri, naging maligamgam sa kanilang pagsamba, naging maligamgam sa kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Yamang sinabi ng Diyos sa atin, ang sabi ng Diyos, ang kanyang sinasabi, anong pinakadakilang utos? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ibig sabihin, ang iyong mind, ang iyong heart, ang iyong soul ay nakapokus sa Panginoong Diyos.
hindi naaagaw ng anumang pang-aliw ng mundong ito. Ang nakakapagpaligamgam sa buhay ng tao ay ang mga complacent things. Pag ang mga bagay ay payapa, pag ang mga bagay ay sagana, pag ikaw ay sagana sa lahat ng mga bagay, di yan dumarating ang isang tanong na parang hindi ko na kailangan ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang Laodicean Church, ganito ang sabi ng Panginoon, "For I know your deeds, you are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other, because you are lukewarm, neither hot or cold. I am about to spit you out of my mouth." Out of my mouth. "You say, I am rich." Yan. "Acquired wealth. Do not need thing. But you do not realize you are rich, pitiful, poor, blind, and naked." Mga kapatid, lahat tayo sa ating kapanahonan, we are declaring blessing, we are declaring prosperity. Tama yun, walang may ayaw sa pera. Walang may ayaw sa pera. At mga kapatid, don't get me wrong, ako gusto ko din ng financial na pagpapala. Pero pag the love of money, pag minahal natin ang pera, pag minahal natin ang kayamanan higit sa pagmamahal natin sa Diyos, these things become our idol, and this idol make us to be a lukewarm Christian. Yan. Kaya pansinin ninyo ang sabi ng Diyos sa Laodicean Church, oo, mayaman ka, sabi mo. Sagana ka sa lahat ng bagay, wala kang hinahanap. Mga kapatid, may delikado pala, danger din po pala ang mga Kristiyano na ang kanilang mga pananaw at pananampalataya ay nakatuon sa mga material na bagay. My dear brothers and sisters, lahat sa ating kapanahon ngayon, lahat natutuon na dahil sa pakana ng demonyo. Inaagaw, inaakit, iniintice tayo ng demonyo to focus our mind, our faith into a material things. He wanted, the devil wanted for the church of the Lord Jesus Christ to live in a materialistic church. Materialism ang nangyayari. Kaya ang mga tao ngayon sa ating kapanahonan, umamin tayong lahat. Gusto natin lahat magandang ating bahay. Gusto natin lahat magandang ating kotse. Dapat ay magandang maganda. Gusto natin lahat yan. Mga kapatid, gusto natin magandang ating mga cellphone. Lahat ng bagay, name it. Gusto natin angat sa iba. Mga kapatid, we are now entering into a materialistic mindset na kung saan wala nang mahalaga sa atin kung hindi ang mga material na bagay, kung hindi pera, prosperity, kayamanan. Mga kapatid, the blessing is good, prosperity is good, dahil promise yan ng Lord. Pero pag ang prosperity na ang iyong dinos, ang sabi ng Diyos, gumising ka from your narcoleptic state of mind. Gumising ka dahil hindi na ako ang iyong Diyos. Ang nagiging Diyos mo na ay ang material na bagay. You are depending to your wealth. You are depending to your asset. You are depending to what? Your possession. Mga kapatid, this is the message of God. Para tayo hindi mapatulad sa Laodicean Church, huwag nating Diyosin ang lahat ng ating inaari. Huwag nating Diyosin ang lahat ng ating ari-arian. Huwag nating Diyosin ang ating kayamanan. Iisa lamang ang Diyos, the author and finisher of our faith, the Alpha and Omega, no other than the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Pagtuunan natin ng pansin, pag-ukulan natin ng sapat na pagsamba, sapat na atensyon, dahil ito ang nais ng Diyos, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pansinin niyo mga kapatid, pag ang church natin ay masyado nang pinapahalagahan ang mga material at kayamanan sa mundo, nalalayo tayo kay Kristo. Sabi ng Biblia, pag masyado mong minahal ang mundo, pinapatunayan mo na taga rito ka sa mundo. Remember this, our real citizenship is in heaven. Hindi po ito ang ating permanenteng tahanan. We are the citizen of heaven. Doon po tayo. Pero sasabihin naman ninyo,
Pastor, ang sabi ng Biblia, kailangan daw po ay prosperity. May promise ang Lord sa prosperity. Tama yan. Kung marunong kang mag-handle, kailangan hindi magiging idol mo ang iyong kayamanan. Dahil ang sabi ng Biblia, you cannot serve two master. You cannot serve mammon and God. Aalipustahin mo at paglilingkuran ang isa. You cannot serve two master. Yan ang gustong sabihin ng Diyos. Kailangan ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Mga kapatid, natatandaan ko yung pinag-aralan natin. When we are studying this Laodicean chart, sasagi po sa atin yung sinabi na parable doon po sa Luke chapter 14 verse 16 to 24. Ito po'y parable doon po sa isang tao na nag-imbita ng piging. Sabi niya, imbitahan mo ang mga tao, ang mga ganitong tao, at kailangan siya sa aking piging, ako'y mag-aanda ng maraming pagkain. Imbitahan mo sila, sabi sa kanyang utusan. At sinabi niya na ganon, inimbita, at lumabas ang utusan at sinabi, imbitahin mo na ang mga tao. Pagkatapos ng oras na ng piging, tinawagan ng utusan ang mga tao at ang sabi, ay hindi po ako makakapunta. Bakit hindi ako makakapunta? Kasi po, ako po ay... They have a lot of excuses. Ang sabi nung isa, ay ako ay bumili ng lupa at kailangan kong puntahan yan. Hindi ako pwedeng umattend ng piging mo. Sabihin mo sa iyong amo, hindi ako makakarating dahil ako ay may bagong bili akong lupa. Kailangan yun ang puntahan ko, hindi ang piging. Sumunod na isa, sabi, oy, punta na daw po kayo sa aming sa piging ng aking Panginoon. Ang sabi naman nung isa, please excuse me. Nakabili ako ng oxen at kailangan kong mag-attend dito, hindi ako makakarating doon sa iyong piging. Ang pangatlong pinuntahan ng utusan, punta na daw po kayo, pinakakaon po kayo ng aking Panginoon, ang sabi ng pangatlong tao, ikakasal ako ngayon, hindi ako makakarating sa piging ng Panginoon mo. Ipagpatawad mo. Mga kapatid, pansinin ninyo, lahat ng tatlong kadahilanan ng parable na ito, lahat ay tungkol, lahat ng excuses tungkol sa material na bagay. Ipinagpalit ang material na bagay sa piging ng Panginoon. Kaya mga kapatid, avoid materialism in this period of time when we are waiting for the Lord. Sabihin natin sa Panginoon, excited lahat tayo maging ma-rapture, excited tayo na dumating ang Panginoon, pero dapat datngan ka ng Panginoon na ang dinodyos mo ay siya at hindi ang anumang bagay dito sa mundo. This is the number one thing that we need to have while waiting for our blessed home. Mga kapatid, huwag mong panghinayangan ang mga bagay dito sa lupa. Anumang bagay dito sa lupa, walang mahalagang bagay dito sa lupa. Ang mahalaga ay ang Panginoong Hesukristo. At tingnan mo, mga kapatid, huwag kang panghinayang ang lupa. Naku, sayang ang aking mga kotse pag nag-rapture. Sayang ang aking mga lupa pag nag-rapture. Sayang ang aking mga negosyo pag nag-rapture. Let me remind you, my dear brothers and sisters. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. However, it is written, no eyes, no eye has seen, no ears has heard, and no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Mga kapatid, walang panama ang kayamanan mo sa mundo sa ipinirepair ng Diyos dahil hindi pa ito sumagi sa isip ng tao. Hindi pa nakita ng mata ang ipinirepair ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung papipiliin ka, kayamanan mo o ang Panginoong Hesukristo, magising ka kapatid, piliin mo ang Panginoong Hesus dahil ang kayamanan mo hindi pwedeng ikumpara sa inihanda ng Diyos sa atin. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. No eye, no ears, and no mind has conceived what God has prepared for us. Ano pa ang dapat nating tingnan? Sabi sa Ephesians, sabi sa Revelation 2:4, mga kapatid, you have forsaken your first love. Mga kapatid, yun ang panawagan ng Diyos sa Church of Ephesians. Sa Church of Ephesians, ang sabi niya, nakalimutan mo na, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Mga kapatid, huwag tayong mapagaya sa Church of Ephesians.
dapat sa panahong ito, ipakita natin ang tunay na pagmamahal. Our first love is the Lord Jesus Christ. Our loving Jesus Christ is loving Jesus Christ with all our heart, with all our mind, with all our soul. And the next commandment is love your neighbor as you love yourself. Let the true love that comes from God ay mapa sa atin while waiting in the blessed hope, the rapture of the church. Pasindihin mo, patindihin mo ang pagmamahal na galing kay Kristo, na para kay Kristo sa lahat ng tao. Encourage one another while waiting for the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kaya siguro sinabi ng Panginoong Jesus na maligamgam ang church. Hindi mainit, hindi malamig. Baka napabayaan ng Laodicean church ang tunay na katuruan ng church. Na ang katuruan ng church dapat ay sang-ayon sa salita ng Diyos. Marami po mga kapatid sa ating kapanahunan, leaders of the church, they are putting respect on people rather than God. Pero sinabi ng Biblia, it is better to obey God rather than man. Paano po nangyayari ito? Checkin po natin kung ito po ay nangyayari sa ating kapanahunan. Mas masyado nating binibigyan ng importansya ang sasabihin ng tao. Huwag kang mag-preach ng gayaan, matitisod ang tao. Huwag mong i-preach ang homosexuality dahil matitisod ang tao, mag-aalisan lahat ang mga membro. Mga kapatid, kahit kailan, hindi tao ang magsasabi kung sino ang pupunta sa langit. Diyos ang nagsabi at Diyos ang nakakaalam kung sino ang pupunta sa langit, hindi kung ano ang sasabihin natin sa tao. Mga kapatid, alam ko marami ang magdadamdam o may magagalit sa aking sasabihin. It is not about my stand against the homosexuality. But I am standing against the sin of the homosexuality. Hindi po ako galit sa mga tao na biktima ng homosexual. Galit po ako sa kasalanan na ginagawa ng homosexuality. Mga kapatid, may mga churches na nagsasabi na huwag mong titiranin, huwag mong hasabihin sa preaching mo na bawal ang pagkipagrelasyon sa kapwa babae, bawal ang pagkipagrelasyon sa kapwa lalaki. Pero yon ang sinasabi ng Biblia, sabi sa Romans chapter 1 verse 26 to 32. Ano ang sabi doon? Because of this, God gave them over sinful lust. Even their woman exchanged their natural relation for unnatural one. In the same way, the man has abandoned the natural relation with woman where they're inflamed with the lust of one another. Nakikipagrelasyon na ang mga lalaki sa kapwa lalaki, hindi na sa babae. Ang mga babae na nakikipagrelasyon na sa kapwa babae. Iyambaga ang gusto ng Diyos. Pero sabi mo, okay, sige na. Lahat naman ay tayo hindi perpekto. Mga kapatid, I am welcoming the homosexual in this church. But I am not welcoming the sin of homosexual in the church. I am welcoming the homosexual repented sa salita ng Diyos na nagsisi. Pero hindi ko wine-welcome sa church or kinoconsider or tinotolerate na nasa sa loob ng church, you are doing such kind of sins of homosexuality. Mga kapatid, kaya tinawag na lukewarm ang church ng Laodicean because they are compromising the word of God sa mga tao, sa damdamin ng tao. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Hindi pwedeng mabago sang-ayon sa kondisyon ng puso ng tao. Whether sundin mo ang salita ng Diyos, ito'y mananatiling totoo, sundin mo man ito o hindi. The Word of God will still and remain the same now, tomorrow, and forever. Kaya mga kapatid, sa ating church, hindi dapat ma-compromise ang salita ng Diyos.
the Word of God will never respect people, but it is respecting the Word, the Lord, our God. Kaya mga kapatid, kaya ingat tayo para hindi tayo masabing maligamgam na church, para di tayo datngan ng Panginoon na tayo maligamgam. Ituro natin ang tunay na aral na sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang mga tao, hindi po ako against sa mga taong homosexual na bakla o tomboy. Hindi po ako against yan. Mahal sila ng Diyos. Alin ang kinamumuhian ng Diyos? Ang kasalanang dulot ng homosexuality. Tinatanggap natin ang homosexuality, ang homosexual na tao sa church, para sila'y maturuan, mabago at mag-repent at bumalik sa Diyos at itakwil ang lahat ng kasalanan ng homosexuality. Pero pag hindi natin ine-adapt, hindi natin tinotolerate na manatiling nagkakasala sa loob ng church. Dahil pag inalaw natin yan, we are allowing for our church to be a kind of church like the lukewarm church and Laodicean church. Mga kapatid, be strict in implementing the Word of God. But let the love of God be in abundance while you are executing the Word of God. Dapat habang pinatutupad mo ang salita ng Diyos, mas nag-uumalab ang pagmamahal ng Diyos habang isinasagawa natin at tinutupad ang salita ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, even the homosexual. But hindi mahal ng Diyos ang kasalanang dulot ng homosexual. Maliwanag po mga kapatid, I am not against them, but I am against polluting the doctrine of the church. Ang aral ng Diyos, ipopollute just for the sake of their feelings, just for the sake of their nanakaugali ang kasalanan. I will not compromise the Word of God for them. But I am working and pushing much of my effort to bring them into repentance. Tanggapin sila at pagsisihan ang mga kasalanan. Mga kapatid, isa lamang yan sa mga halimbawa na kung saan para hindi maging lukewarm ang ating church. Para hindi iluwa, para hindi tayo isuka ng ating Diyos. Mga kapatid, don't compromise the Word of God, the truth of God. Don't compromise it. Manatili tayong nananampalataya kung ano ang katotohanan, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by Him, Jesus Christ. Mga kapatid, kung ikaw ay kung ang church, mga kapatid, ay nakikipag-compromise sa gawa ng tao, you are respecting more on people rather than God, you are in a narcoleptic state church at kailangan mong gumising. And the time is now for you to wake up, dahil sabi ng Diyos, pag hindi ka gumising, darating akong hindi mo namamalayan. Mga kapatid, inumpisahan natin ang maganda ng tama sa pananampalataya ang ating church. Matatapos natin at dadatngan natin at dadatngan tayo ng Panginoon. Nagising at nagaantay, excited with enthusiasm and with hope, blessed hope that Jesus Christ will come. At tayo darating hindi natutulog. Hindi tayo tulog sa kasalanan. Hindi tayo tulog sa mga material na bagay. Hindi tayo tulog sa mga false doctrine. Bagkos gising tayo sa katotohanan at kung ano ang gusto ng Panginoong Hesukristo na tayo datngan niya. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia ay dapat tayo datngan ng Diyos na walang batik, blameless, blemishless, walang spotless, may kabanalan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Mga kapatid, dapat ang unang motibo ng ating mga buhay bawat araw is to strive for holiness. Mga kapatid,
Yamang tayo mga righteous people of God, being made righteous by the blood of Jesus Christ, we have and we are able to live in a holy life. Dahil mga kapatid, hindi kailanman magiging holy ang isang tao na hindi ginawang righteous ng Panginoong Jesus. Hindi magiging holy ang tao pag wala siyang relasyon kay Jesus Christ. Hindi magiging holy ang isang tao pag hindi siya naging righteous. Kailangan righteousness of Jesus Christ and then the holiness of God. Tayong mga nakipagkaisa kay Kristo, tayo'y mga righteous people. Hindi dahil sa ating tayo perpekto. Naging righteous tayo dahil sa dugo at sakripisyo ng Panginoong Jesus. That's why we are righteous. And being righteous because of the blood of Jesus, the next level of our faith and is to become holy. Magiging holy lamang ang isang tao kung mananatili sa salita ng Diyos. Kung mananatili at ipamumuhay kung ano ang mga bagay na dapat, mga bagay na sinasabi ng Diyos, magiging holy tayo sa paningin ng Diyos. At ang lahat ng righteous people of God, we are all citizen of heaven. At tayo'y mga magiging banal, walang bangis, walang dungis ng kasalanan, daratngan tayo, walang bangis ng karumihan, tayo dadatngan ng Panginoong Jesus na banal at karapat-dapat sa kordero ng Diyos. Mga kapatid, manatiling gising. Gisingin. Mga kapatid, ang paggising ng Diyos sa atin, hindi tayo ginigising sa isang mahinahon na kapamaraanan. Hindi tayo ginigising sa pamamagitan ng mga awit ng o ng mga lullaby. Hindi. Hindi tayo gigisingin ng Diyos dyan. Ginigising tayo ng Diyos na kung saan ay maaagaw ang ating pansin. Katulad ng COVID-19. COVID-19 is the medicine for the necroleptic church of God. Ginigising tayo ng Diyos sa pamamagitan ng COVID-19. At huwag na huwag mong pipindutin ang snooze button dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, treasure this COVID-19 as God instrument, even though hindi siya nagdala nito, but He is allowing it to be an instrument for us to stay awake and to be awakened, na datngan tayo ng Diyos nagising, na naglilingkod, na hindi tayo groggy. Dadatngan tayo ng Panginoong Jesus, nagising ang kaisipan, gising ang espiritual. COVID-19, gamot ng Diyos para gisingin ang mga Kristiyanong matagal nang natutulog. I can now address my beloved brethren na dati nating kasama. Oo kapatid, alam ko, maririnig mo rin ang mensaheng ito ng Diyos. And I want to take this opportunity. Kilala mo ako, kilala kita, dati kitang kasama. Dati kang tumutugtog sa music ministry. Dati kang naglilingkod sa church. Dating mahal na mahal mo ang Diyos. Dati kang tinitingala sa paglilingkod. Pero ngayon, wala ka na. Natutulog ka na. I want to dedicate to you this message of God. Gumising ka sa iyong pagkakaidlip. This is the time for you to wake up and to realign your life to Jesus Christ. You need to repent bago mahuli ang lahat. Ikaw na nasa sa loob ng church, na akala mo ang church ay para aliwin ka lamang. No, you have the things and duty for you to do to glorify your God. Huwag kang makontento na patayo-tayo ka na lamang, paupo-upo ka na lamang sa church. This COVID-19 period, sinasabi sa iyo ng Lord, gumising ka. Gawin mo kung ano ang tama. Gawin mo ang iyong best. Hindi pwede ang pwede lang. Kailangan ay the best at the best na iaalay mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Kaya, my dear brothers and sisters, after this COVID-19, mark my word, matatapos din ito. Mga kapatid, matatapos din itong COVID-19. Dahil ito'y parte lamang at umpisa pa lamang ng wakas, matatapos ito. And I declare right now, after this COVID-19 and because of this message of God, spiritual necrolepsy, mga kapatid, ang mga
tao at mananampalataya ay magigising at magkakaroon ng tremendous revival among the church of God na gising. Mga kapatid, tandaan ninyo, sa very first service na gagawin natin after this COVID-19, mark my word, the church will never be the same again dahil the revival of God ay mangyayari, magaganap. Dahil ayaw ng Diyos na datngan ang kanyang iglesia na tulog. There must be a revival happening now, even the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic, inuulit ko, requires a pandemic repentance to all the people of God, to every member of the Church of God. Mga kapatid, repent, repent. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang sa harap ng Diyos. Dear my brother, dear my sisters, my brothers in Christ, allow me to say this. Expect for the revival that comes from the Lord. In the past history, na pag may nangyayaring kaguluhan sa mundo, the World War II, 1949. After that, ano po ang nangyari? A tremendous breakthrough among the churches of God on that particular time. And I do believe, after this COVID-19, tremendous breakthrough, tremendous revival that comes from the Lord sa kanyang churches. Dahil alam niyo mga kapatid, what is the world revival? Ang revival ay ang sinasabi, to bring back to life. Buhayin muli ang mga taong dating buhay na ngayon ay halos nag-aagaw buhay. The revival will come on your ministry. The revival will come on your service to God. The revival will come in your life. The revival will come in your prayer lifestyle. The revival will come the way how you love people as you are loving God. Mga kapatid, expect for this. Bear with me in this pandemic. Focusing our life, focusing our mindset, focusing our life to Jesus. Realign our life in the way that the will of the Lord is being manifested in our life. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang paggising ng Lord. Huwag nating sayangin ang paggising ng Lord sa atin. This COVID-19 is the stimulant of God for you to be awakened in your narcoleptic state of service to God. Mga kapatid, ang taong hindi magising, sometimes we need to induce pain for him to be awakened. Sometimes we need to stimulate his brain in order for him to be awakened. Mga kapatid, COVID-19 is the instrument of God for us to stay awake and to do what is the will of God in this church. My dear brothers and sisters, I know and I believe, hindi mo nananasaing magpatumpik-tumpik pa. Hindi mo nananasaing maalipin ng power of materialism while serving in God. Dahil ipo-focus mo na ang iyong paglilingkod sa mga huling araw. This is the COVID-19, maybe the final and last call of God for His people to repent. Repent, repent, repent. Huwag nating hayaan na maging huli ang lahat. Sa oras na ito, mga kapatid, I am praying sa mga naglilingkod sa Diyos, do it. Gawin mo na ito ng lubusan. Wagasin mo na ang paglilingkod sa Diyos sa ganitong kapanahunan dahil darating na ang Panginoong Jesus. Huwag ka nang mag-Kristiyanuhan, maging tunay na Kristiyano ka na dahil ang COVID-19. Nagiging totoo sa kanyang pangsyon. Children of God, be true, be genuine in your faith habang naghihintay sa Panginoong Jesus. And this time, allow me to take this opportunity sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoong Jesus, na gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus, makipagrelasyon ka sa Lord. Dahil ang Panginoong Jesucristo lamang ang
kasagutan. Jesus Christ is the way, the truth, and the life, that no one can come to the Father except by Him. Kailangan mo si Jesus Christ para maibalik ang iyong relasyon sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ikaw na kapatid na wala kang relasyon sa Diyos, ito maaari ang iyong pagkakataon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Mga kapatid, ito ang pag-ibig ng Diyos. Jesus Christ is the answer for our salvation. Ikaw na wala pang pagkakilala sa Panginoong Jesus, si Jesus Christ lamang ang daan, buhay at katotohanan, walang makakarating sama kundi sa pamamagitan niya. Without Jesus Christ, you cannot enter heaven. Without Jesus Christ, you cannot be in the kingdom of God. Let me lead you in a prayer of acceptance. Accept that the Lord Jesus Christ is your Savior, your Lord, and your God. Repent sa lahat ng iyong mga kasalanan, pagsisihan mo, at tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng iyong buhay. Kung ready ka nang tanggapin siya, saan ka man naroroon, sumunod ka lamang sa isang maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa mensahe mo. Salamat sa pagkakataong ito na ako ay nasumpungan ko ang aking sarili ng makasalanan. Inaamin ko ang aking mga kasalanan na nagawa simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Hinihingi ko ito ng kapatawaran. Naway ang iyong sakripisyo, Panginoong Jesus, ang bumayad sa lahat ng aking mga kakulangan at kamalian. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Diyos, sariling tagapagligtas at manunubos ng aking buhay. Tinatanggap ko'y Panginoon at Diyos, hindi isang relihiyon, at ako'y nakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng iyong sakripisyo. Isulat mo, Panginoong Jesus, ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit, at huwag mo pong hayaang mabura hanggang sa muli mong pagbabalik. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Naway magkaroon ako ng pagkakataon na gamitin ang nalalabing oras ng aking buhay to glorify you, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Ako na lang mananalangin. Mga kapatid, kung ikaw isumunod sa dalangin ito, hayaan mo ikay aking pinalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, kahabagan mo, Panginoon, ang mga taong tumanggap sa iyo, sa Panginoong Jesus, bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, igawad mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang kalapitan ng iyong presensya, ang iyong pag-iingat at pagmamahal, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang himala ay masumpungan nila sa mga parte ng kanilang mga buhay na nangangailangan ng iyong himala. Panginoon, let the blessing that comes from you, let your love, Let your kindness, mercy, and grace ay maranasan ng mga taong nagtitanggap na ito. And Lord God, iparanas mo sa kanila ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Kailanman, Panginoon, ay hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan, sapagkat ikaw ay mananatiling kasama namin. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aking samot na langin. Sa pangalan po ni Jesus at ng Banal na Espiritu Santo, Amen and Amen. Mga kapatid, sa oras ding ito, tanggapin natin ang conclusion. Daratngan tayo ng Panginoong Jesus, JA1UAE, anumang pangalan, at sa lahat ng mga churches na nakakarinig ng mensaheng ito, anumang pangalan ng mga churches ninyo, sikapin mong datngan ng Panginoong Jesus na hindi natutulog. Kailangan tayo ma-deliver sa spiritual narcolepsy na dinaranas ng karamihan sa atin ngayon. Stay awake while waiting in the coming of the Lord Jesus Christ. JA1UAE and lahat ng mga churches sa buong mundo, may God bless you all. Yan. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat. At ngayon po ay dadako tayo sa Holy Communion, at tayo po ay magkaroon ng breaking of the bread. Ito po ay Holy Communion, na kung saan ay atin pong dinideklara na tayo'y parte ng katauhan ni Kristo at tayo'y sumusunod sa kanyang ordinansa at mga inutos. Kaya ipanalangin po natin ang mga elementong ito.
Yung panalangin natin, Panginoong Jesus, Ama, sa oras pong ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ay nawa ay bless mo at pagpalain ang Holy Communion na ito, O Lord God. Nawa, O Lord, ay mangyari at maganap ang iyong kalooban, ang iyong kagustuhan, habang Panginoon kami ay nagkakaisa na nagpapartake ng tinapay na ito. Bless this element, O Lord God. Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, habang kami, Panginoon, nagkakaisa at nagsasalo-salo sa yung mga elementong ito. Ama, marami pong salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Hawakan po natin ang ating mga tinapay at pasalamatan natin ang Panginoong Jesus. Sabi natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa tinapay, sa iyong katawan na nabuhos, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, no, tumanggap na napakaraming latay. At dahil sa mga latay nito'y kami nagkaroon ng kagalingan. Kaya naman inaangkin namin ang kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Lord, sinabi mo Panginoon na whenever we take this bread, do it in remembrance of you. Marami pong salamat. Let's take the bread. Hawakan po natin ang ating mga cup. Pasalamatan po natin ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, na siyang humugas sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami ay naging banal, kami naging righteous, kami naging matuwid. Kaya naman ikaw ay aming pinapasalamatan. At dahil sa iyong dugo, kami napabilang sa pamilya ng Diyos na ngayon pinaghaharian ng Ama. Marami pong salamat. At sinabi mo rin, Panginoon, na every time we take this cup, we need to do it in remembrance of you. Lord Jesus Christ, thank you very much. Glory to the Father. In Jesus' name, let's take the cup. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, inihahandog po namin sa iyo ang ordinansa na aming isinagawa, Panginoon. Ikaw lamang ang patuloy na malugod, na alala at naniriwa sa aming kaisipan na ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para ma-reconcile muli ang tao sa Ama. Marami pong salamat. Ikaw lamang ang pupurihin, luluwalhatiin at dadakilain sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, itas po natin ang ating kamay para sa benediction. Tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ang walang hanggang pagpapala ng Anak, at ang walang hanggang pagkikipisan ng Banal na Espiritu Santo ay sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay manatiling gising. Avoid spiritual necrolepsy for the glory of God. May God bless you all. Magandang buhay.